Nasunog ang isang warehouse ng mga nire-repack na toiletries sa Malabuan. 5 empleyado ang muntik matrap sa nasusunog na bodega. Balita hatid ni James Agustin. Ganito na kalaki ang apoy na lumalamon sa warehouse na ito ng abutan ng mga bombero sa Barangay Potrero, Malabon, pasado hating gabi. Nakalabas naman ang 5 empleyado na nagtatrabaho ng sumiklabang sunog. Paglabas namin, malaki na po yung sunog pagtingin namin sa bubong kasi maliwanag na po sa taas. Hindi nyo alam kung saan? Hindi po namin alam kung saan talaga nanggaling yung sunog. Matapos ang kalahating oras ay diniklara itong under control. Ayon sa BFP, naglalaman ang warehouse ng mga nire-repack na toothpaste, hand soap at shampoo. Siguro yung sa mga karton, yung mga naripak nila na sachet ng shampoo at saka toothpaste, at saka yung mga container ng hand soap na ginagawa nila, kaya bigla siguro lumaki yung apoy. Inalam pa raw ng BFP ang sanhi ng apoy, maging ang kabuong halaga ng pinsala. Bago mag-alas 2 sa madaling araw na mapula ang sunog na umabot sa unang alarma. James Agustin, GMA News. Mga kapuso, dapat maging alerto sa sunog, lalo na po ngayong tag-init. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dapat i-check ang mga linya ng kuryente kung overloaded o may butas o gasgas ang mga wire, maluwag ang switch o receptacle, overheated wires at may dumi, mantika o alikabok sa mga outlet. Huwag nang gamitin kung depektibo po ang isang appliance. Ipagawa o palitan na agad iyon. Ipacheck sa lisensyadong electrician ang inyong bahay kada 4 na taon. Kung maliit lang po ang sunog, patayin ito gamit ang tubig o fire extinguisher. Pero kung kuryente po ang sanhi ng sunog, carbon dioxide extinguisher ang dapat gamitin. Agad tumawag ng bumbero kung di kayang kontrolin ang apoy. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.